already after midnight. Nagigising ko lang. And I had to check YouTube kung ano nangyari. At nakita ko itong si David Delagan. Siya pa rin yung nandoon. At nangangangak-ngak. Tapos tinignan ko rin doon sa kanyang Facebook. Andun nagla-live pa rin. Tinitira naman niya ngayon si Yulen Marcos. And of course, si JR Balico pa rin. Okay. Ito lang masasabi ko. I wanna make it clear and simple. Okay? Total tinakot mo na itong si JR Balico na sabi mo na isinumbong mo na sila or whatever. Kung ano mo yung ginawa mo or kung ano yung mga binabalak mo. Alright. Since na ako, taas noon na rin akong sumanib, okay, sumanib, that is the word, sa mga talino warriors, kailangan pangatawanan ko na. Panahon na para isubdivide na talaga ang mga DDS. Yung mga naniniwala sa kagaguhan, ha? Sa pang-i-scam at panlilin lang nitong Francis Leo Marcos, magmula ngayon, hindi na sila DDS. DD shit na sila. Because I can prove 100% na itong si Francis Leo Marcos ay hindi totoong may lahing Marcos na kliniklaim niya. Kasi sinasabi niya na ang kanyang ina ay si Doña Remedios Cariño Antonio. Well, nasa akin ang katotohanan. Advocate of truth eh, di ba? I can prove later on na kayong mga certified, mga bobo at tanga, nandito na ngayon, isang talino warrior na ngayon ang makakapagpatunay sa inyo na kayo ay puro mga certified bobo, tanga at mga DDSHIT at kaming mga totoong mga DDS na mga talino warriors. Mapapatunayan namin na ang sinasanto, dinudyos o kaya ina-idolize ninyo na gago, ha? Madadagdagan ang kanyang kaso. Bakit? Meron ako. Diba? Hindi lang iisa ang ikakaso ko. Incriminatory machination. Ito rin yung mga ikakaso ko kay ano eh, kay Arnel at kay David Ilagan din. Kaya ituloy mo, David. Makikita mo ngayon at mapapatunayan ko sa iyo na ikaw ay certified bobo at tanga. Okay? At dahil sa kabobohan mo, itong binabalak mong gawin kay JR na sinasabi mo na pwede mong, ha, pwede mong bawiin kung ano yung complaint mo sa Francia, basta he has to go out there para mag-ask ng apology na mali yung kanyang ginagawa. Wow, ang galing mo. Lolo, ang galing mo. Kaya dapat ikaw nga talaga i-idolize, ano? Kailangan talaga na ikaw nga talaga ang santuhin, ha? At tinanggalan mo na rin sila ng ano, ng choice. Ang gusto mo, ma-focus na lang sa'yo. Wag na lang daw i-focus kay Francis. Sa kanya na lang daw. Wow! Huwag kang mag-alala, Lolo David. Okay? Baka Batanggenyo ka, Ilocano ako. Mga Ilocano, hindi mga bobong katulad mo. Okay? Kaya pwede ba? Mas maganda ba? Mas maganda pa, huwag ka na lang mag-English. Ha? Mag-Tagalog ka na lang kay mag-Batanggenyo.
Kasi sa pag-i-English mo, kung ilang years ka nang nasa States, kung mayigit 20 years ka na, hindi mo pa napag-aralan kung paano ang mag-English ng tama. Okay lang sa intonation. Kasi lahat naman ng nandyan sa States o kay nasa iba't ibang parte ng bansa, ha? Kanya-kanyang intonation. Okay? Pero pagdating naman sa grammar, hello, I can prove from the start na ikaw ay nandyan at nagpasikat, isa-isahin ko lahat kung ano, ma-specify kung ano lahat yung mga kabubuhan mo. Okay? Hindi lang yon. Ano ba yung mga ginawa mo dito? Pagmumura, paghamon? Sinasabi mo pa na chismoso itong si Attorney Vic Lorenzo. Pagkatapos sinasabi mo na pinapakialaman kung ano yung mano. Eh, anong ginawa mo? Eh, di ba pinakialaman mo rin siya kung saan din siya nakatira? Tapos sinasabi mo, privacy, wow, ang galing mo! Oh, nasaan ang privacy ngayon ni Attorney? Ha? Umpisa lang ito. Mapapatunayan ko ngayon kung gaano kayo ka-certified bobo, tanga at kadidishet. Okay? Antayin nyo.